mga tanong, tapos maraming what ifs, what ifs, what ifs. Puro ganun. Pero alam nyo ba, na normal lang na makaramdam ka ng takot? Kasi tao ka, hindi ka robot. At pag tao ka, kusang lumalabas yung ganong feeling pag nandito ka sa ganitong scenario. Me and your friends. Yes, say hi. Hi. Here in the camera. Then you put it on TikTok. Hold tight. Dito kayo sa ano niya? Dito. Oo, alam ko naman. I'm happy rin naman para sa'yo. From the start pa lang, happy na ako sa'yo. Sa love life mo, sa... Wow! Nagtaro ka ng family. Touch naman ako kayo doon. So, tapos ngayon na mag-resign ko na. So, good luck. See you again. See you din sa Pinas. Sige. I love you, friendship. Love you too. Bye-bye. On your new venture and oh my god, namiss mo ang mga shopping galar dito. Kaya nga, mamimiss mo yung pagbibilang ng gold. Kaya, ibilang sila tayo ha. Tsaka ano, more vlogs. Yeah. Malog naman kayo. Thank you. Pinag-follow ka namin. Make them free. Good luck to your baby and family. Make baby number 2 para hot and a baby girl. Thank you. Jacky, I know you are a very good person. So, I'm happy for you. And maybe we'll miss you one day. And wish you good luck in the future. Bye-bye. Oh, hi Jacky, mag-miss kita. Naalala ko nung sa CA tayo. Hindi pa tayo ganun ka-close kasi BA ka, generic ako. Parang, pero friends na tayo. Naging friends tayo. Parang ano? Parang wala naman. Pero tapos nagkakita ulit tayo dito sa CC. Talagang meant to be tayo maging friend. Thank you sis, kasi ikaw lang talaga yung pinaka-sis ko dito sa CC. Tapos yung mga samahan natin. Mamimiss talaga kita, saka I'm happy for you. Sana huwag mo akong kalimutan. PM ko na lang yung mga ibang cheesy na message, ha? Love you, sis. Thank you. Love you. Bye-bye. I miss you. Bye-bye.
A few moments. Hi guys, kamusta kayong lahat? So, siguro nabasa niyo na sa title kung ano yung pag-uusapan natin today. And yes, officially po, nag-resign na ako sa aking trabaho. Technically, pumapasok pa ako. I still have 4 days bago mag-take effect yung effectivity date ko. And then, siguro mga more or less 2 weeks para sa clearance and everything. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung feeling na mapunta sa ganitong sitwasyon. Actually po, pumasok sa akin yung idea na gusto ko nang umuwi, mag-for good sa Pilipinas back in 2017. Siguro dahil naiwan akong mag-isa dito and I was longing to have someone to be with my family, sa anak ko, kay Rap. And that time kasi hindi pa talaga kaya na umuwi because marami pa tayong obligasyon and marami pang binabayaran. So talagang hindi pa pwede. Gustuhin ko man, hindi pa po pwede. So, ang napag-uusapan yung about resignation at nasi-share ko sa mga kaibigan ko, ang una nilang tanong sa akin is, bakit ka magre-resign? Kaya na ba? Do you have enough savings para mag-for good sa Pilipinas? And sayang naman yung trabaho. Hindi lahat nabibigyan ng chance na makapagtrabaho sa abroad. Alam nyo po, tama naman sila doon kasi hindi naman talaga lahat is nabibigyan ng chance na makapagtrabaho sa ibang bansa. And sa case ko, I'm one blessed person na makapagtrabaho sa isa sa pinaka-stable company dito sa UAE. Dalaga pa po ako nung nagsimula ako dito sa Dubai. Dito ko na nakilala si Rap. Dito na kami naging mag-asawa, nagkaroon ng anak. At dito na po talaga natupad yung mga pangarap namin sa pagiging OFW ng 11 years. Kaya lang talaga, minsan darating sa buhay ng tao na you want to move on and you want to move forward. So, don't get me wrong po. Kasi walang masama sa pagiging regular employee for how many years hanggang nga sa pag-retire mo eh. Okay lang yun. Good yun. As long as it's fulfilling to yourself, it makes you happy, and it's beneficial for you and for your family. Okay po yun. On the other side, wala rin pong masama na mag-aim na mag-for good sa Pilipinas pag nabigyan ng oportunidad. Bakit hindi? So, in my case po, I want to be an entrepreneur, I want to be a business person, I want a self-growth for myself, self-growth na gusto ko palang mag-aral ng baking, gusto kong kumuha ng mga short courses about entrepreneurship, short courses about business management, yung mga ganun ba, na narealize ko over the years gusto kong gawin. So, ano yung feeling along the way? Alam nyo po, nakaramdam ako ng fear. At ang daming questions sa sarili ko kasi eto na yun eh. Doon na talaga pumapasok yung realization na this is it. There's no holding back. Choice mo yan. Panindigan mo. So, siguro doon na pumasok yung mga categories na yung idea pa lang na gusto mo nang mag-resign, napakadali. Diba? Gusto kong mag-resign, fill up ako, submit ko sa'yo. Second siguro is yung preparation and acceptance sa sarili mo na this is it. Choice mo yan. There's no holding back. What's next in store for me? Anong gagawin ko sa Pilipinas? Ano ang uumpisahan kong bagong chapter ng buhay ko? And third siguro na pinakamahirap na makakaramdam ka ng pressure is yung execution na ma-execute mo sa sarili mo na tama yung naging desisyon mo. Na mapatunayan ko sa akin na sa sarili ko na lang, hindi na sa ibang tao eh, sa sarili ko na kaya ko na. Sayang po talaga yung trabaho kasi for 11 years, ang daming memories, ang dami kong nakasama, ang dami kong nakilala. And through that 11 years, ang dami ko ring natutunang lesson. Pero siguro, mas manghihinayang ako kung hindi ko siya gagawin ngayon habang bata pa ako, habang malakas ako, at habang punong-puno ako ng drive sa sarili ko, ng pangarap sa sarili ko, na magawa ko kung ano talaga yung gusto kong gawin. Ang pag-reside po is hindi lang basta risk. Kasi yung idea mismo na gusto mo nang umuwi at iwan mo na yung steady job mo, na meron kang steady income, is risk na on itself. Pero ang pag-reside po is risk plus opportunity. Kailangan lagi silang magkasama.
Kasi kung puro this lang, at wala kang nakitang opportunidad along that list, is parang medyo malabo. Kasi parang nag-drive ng kotse na naka-blindfold ka, na wala kang nakikita. So, pag dumating ka na dun sa life mo, na nakakita ka ng kahit na small spot, na uy, may opportunity, may pag-asa, i-grab mo na. Kasi ako inisip ko sa sarili ko, baka hindi na kasi dumating ulit yung ganong chance. Diba? Baka ngayon na lang. So, sabi nga sa akin, kung nanonood kayo ng mga kay Chinkitan, yung mga motivational speaker ba, lagi nilang sinasabi na, it's always a matter of choice, it's always a matter of perfect timing. Alam niyo po, ako naman ay naniniwala na walang overnight success, na ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan, pinagtatrabahuhan, pinagsisikapan. Siyempre, sasamahan mo ng dasal. Proven ko na po si Lord. Kasi kung malaki ang faith mo sa Kanya at naniniwala ka sa perfect timing niya, everything will fall into places. Kasi we have a good Lord. And God is always faithful to His promise. Anong babaulin ko sa bagong chapter ng buhay ko? Siguro yung faith ko. Pangalawa, yung mga lesson learned experience ko dito sa Dubai, may magaganda, may masasakit. Pero ang mahalaga is natuto tayo sa mga lessons na yun. And third is yung pangarap ko. Pangarap ko na ngayon ay nagkatotoo. Kasi po, for the past 37 years of my life, He has been my amazing grace. So, huwag mawawala ng pag-asa dahil darating ang right timing sa buhay niyo. Mabuhay ang lahat ng OFW sa buong mundo. That's answer vlog for today. Till our next vlog, much love and God bless.